Pain is a product of goodbye. Pain becomes a lesson. Pain becomes paralyzing. Pero pag naintindihan mo na, pain is byproduct of goodbye. And goodbyes are endings of something bad and the beginning of something good. Then you'll get through it better. How do you keep the music playing? This is Papa Jackson's Hello. Sorry. Thank you. Goodbye. Hindi mo magawa magpaalam. Pero masakit mag-stay, masakit magpaalam. Pareho may masakit. Pero bakit di ka makapagpaalam? Kasi yung isang pain, walang goodbye. Yung isang pain, may goodbye. And you're so afraid of goodbyes. Pero mas pipiliin mo mag-stay. Bakit? Kasi yung isang pain, may kasamang goodbye yun. Say something I'm giving up on you. STG. Kasi hindi mo naiintindihan at goodbyes are endings of something bad and a beginning of something good. Say something. Papa Jackson's Hello. STG. Hello. Sorry. Thank you. Goodbye. Itama ang orasan. Mga wall clock na walang baterya. Para kunyari may silbi naman. Ang oras sa buong kapuluan. Isang minuto makalipas ay kalabing isa ng gabi. Tutututututut! Pag nga pala, salamat sa nagbigay sa akin ng mga grocery nung Friday. Mayroon mga binigay sa akin eh. Diba? May nagaling kay Ate Marley. Basta may nagbigay ng mga pagkain sa akin. Thank you po ha. Alam nyo ano, nung weekends, ang dami niyong binigay na pagkain eh. Vegan chicken, vegan fried chicken, yung palabok, yung, alam niyo na ubos ko nung weekend, hindi ko alam, wala akong ibang ginawa, every 4 or 5 hours kumakain ako. Totoo nga, kaya niyaya ko na lang yung nanay ko nung ano eh, nung kahapon eh, kasi para may kasabay naman akong kain ako ng kain. Pamites, hello sa iyo ko dyan. Kamusta yun sa mga taga Dubai dyan. Maligayang pati po sa lahat po ng kasubaybay sa atin sa Mandaco ng Kapuluan. Lalo na sa Metro Manila, mga pangga na nag-i-enjoy sa maluwag na kalsada. Ang luwag na kalsada ngayon, ha? Di ba walang traffic, no? Ano kayo nangyari? Kahapon, ang lala ng traffic, mga pangga. No? Kaya maluwag ang ano. Hello po sa mga ano, sa mga hindi po nata-traffic ngayon. Maligayang bati po sa inyo lahat, no? Malapit na mag-good morning, oh. Sabi ni Mr. Love, oh. Magandang umaga. Baka sa'yo. Baka kung nasaan ka umaga, dito, gabi pa lang. Madilim pa nga, hindi ko makita si Jane, eh. Charing lang, ha. Inanay ko, hello, Team Beshi, inanay ko kahapon. Kahapon na kumain kami ng ano, ng... Alam mo, may kasamaan akong ginawa kahapon. Inanay ko gutom na kahapon, eh. Punta kami sa SM North. Ito naman kinainan kasi namin. Kung maglapag ng pagkain, pag nilapag yung pagkain, isang order mo, yung kasunod, parang another 10 minutes. Di ba dapat magsabay-sabay, di ba? Eh, unang nilapag yung pagkain ko, nanay ko gutom na, kinain ko na. Eh, di nainggit sila. Tapos ako makain sila, wala akong ginagawa. Oy, nanay ko, congratulations naman nanay ko, kasi congratulations sa nanay ko, marunong na po siya mag-hot pot. Alam na po niya yung hot pot. Hindi kasi probinsyano kami, di ba? Wala naman sa amin yung hotpot, di ba? Sa amin, ang may sabaw lang naman ay dinengdeng eh. Di ba? Oo, tsaka Mickey, Lomi, Aros Caldo. Yung hotpot, mga pangga, may nabibili na kasi sa mall ngayon na yung pinaka-brot, no, nakasashay lang yon, bibilin mo yon, tapos bahala ka na maglagay na kung ano-anong ano. Inanay ko na addict ka yun, sa mushroom. Oo! Oh. Nak, ganun ang batayan ng grocery. Bakit naman gusto mo, ma? Gusto ko ng mushroom. Ang dami sa mga Korean store, di ba? Ang daming klase ng mushroom. Ang sarap nun, no? Kanina, PM nanay ko sa group chat namin, no? Nangiinggit. Kain tayo, mga anak. Hehehe, gumawa ganun, no? Wow, Japorms. Binilang ko siya ng mushroom kahapon. Mushroom. Ewan ko sa nanay ko. May ginawang nakakatawa yung nanay ko kahapon eh. Pagpasok namin ng ano, ng grocery, ang tanging may bili na nanay ko kahapon, mga pangga, wala nang iba kundi Albatross. Totoo to ha.
Wala siyang ibang motibong bibiliin dun sa hypermarket sa SM North, kundi Albatross, tsaka sabong panlaba. Yun lang, wala siyang ibang gusto. Yun lang bibili niya. Pagpasok namin, una namin nakita yung frozen section, ang ingi-ingi na nanay ko, anak, yung sabong panlaba tsaka Albatross, mga dadaanan natin lahat yan, kumalba ka. Ando kami sa section ng mga gulay, wala ba ditong Albatross? Manandun sa dulo. Ay, alam ng mga tao kapon, Albatross ang bibili namin. Nag-comment nanay ko, hoy. Niyayabangan nga niya ng ano kapon yung anak ko. Chloe, sabi niya sa apo niya, sana anak ko, bakit po, Lola? Diba yung phone mo, parehas tayo? Oo, yabang ano. Ikaw na naka-iPhone. Yung marigal namin sa kanya ng birthday niya yan. Ay, nako. Hello sa nanay ko, ha? Nanay kong hotpot araw-araw. Meron na lang siyang kailangan matutunan, eh. Alam niyo yung turbo broiler? May ganun kami. Hindi alam gamitin. Hindi ko rin alam gamitin yun. Kapon, nainis na naman siya. Iwi mo na ka sa Maynila yan. Hindi ko alam gamitin. Sabi ko, hindi ko rin alam gamitin. Alam mo, paano mag-gamitin turbo broil? Di ba pang chicken yon? O, hindi ko magagamit yun kasi vegan ako eh. Anong pwede nilagay doon? Gulay? Pwede ba pang gulay yun? Pag in-slice ko yung squash, yung ano, pwede ba pang gulay yun? Pwede? Kasi kung pwede pang gulay yun, ako... Diba? Ay, nako. Ay, hello nga pala sa lahat po na nakasabay-bay sa atin, ha? Sa iba yung dagat, ha? Kamusta kayo? May caller tayo, si Jen. Tumatawag siya using Messenger. Hello? Hello po. Hello? Hello po. Hello po, telepon? Hello, hello po, Jackson. Telepon! Hello, Papa Jackson. Ayan, narinig niyo po ako? Opo. Ayan. Dikit niyo po yung labi niyo sa telepono. Okay na po. Nakadikit na po. Ano pong sukat? Nanguso natin dyan. Charing lang. Baka pa, mapikuhan kayo, ha? Hello po. Nasa Singapore ka po ngayon? Opo, Papa Jackson. Pati ba kinita nung nandyan ako? Eh, kailan po ba ka nandito? Andyan ako last week! Ay, nandyan po ako sa Pinas. Oh, buti naman! Nagkasalay si tayo. Teka lang, Roland! Malinaw ba ako sa ere? Malinaw ako, sige. Jen, 43 ka na po? Opo, Mama Jackson. Saan ka po sa Pilipinas? Sa Pangasinan po. Ay, Ilocana ka! Halo po yung salita namin. Pangasinensit, Ilocana. Opo. Nay, wara-wara tayo, Nay! Eh di alam mo rin yung labir kalalabir, sabi. Un. Un? Opo. Di ba daldal ka ng daldal, di ba yun yun? Opo. Di ba yung ano, yung parang pagbilang ng Pangasinensit, uno, ano? Uno, dos, tres, cuatro. Tama ba? Hindi po, parang... Ano pa? Sakay, duwara, talora, patira, limara, inamara, opo. Pitura. Tama, di ba? Opo. Kasi ano, yung bayan namin ang boundary ng Pangasinense. Yung bayan namin, next town, Pangasinense na. Ang pagitan ng Talahiban lang. Paglagpas mo ng mahabang Talahiban, mga Pangasinense na tao. Anyways, Jen, ba't ka napatawag? Hingi lang po sana ng payo, Papa Jackson. Kala ko bibili ka ng... Hingi ka na $5. Meron pa ako natira eh. Parang $2. Matagal ka na sa Singapore? Actually, galing na ako dito 2015 hanggang 2017. Tapos lumipat na ang ibang bansa ulit. Taka na, sa anong bansa ka galing? Hong Kong po. Ah, Hong Kong. Tapos ngayon nasa Singapore ka ulit. Opo. Ah. O sige. Anong work mo dyan? DH lang po. Huwag mo nila lang ang pagiging DH, ha? Oo. Marami mga amo ang hindi makakapasok sa work kung wala kayo.
Diba? Anyway, sige. Oh. Kwentuhan mo ako. Lakasan mo ha, dikit mo. Hello, ganun ha? Apo. Okay. Kasi nung... Nitong ano lang po, kinakabahan ako. Ako din eh. Nitong last month ng... last year, December. Hmm. Nagkaroon ako ng boyfriend. Siguro naging kami first week ng December. Ay, wait lang. So, dalaga ka po? Hindi po. Single parent po. Oh, di single nga talaga. Ilan na po anak? Po. Eh, okay. Ilan po anak mo? Tatlo po. Tatlo. Matagal na po ang hiwalay ng tatay ng mga anak mo? 13 years. Matagal na, oh. So, December nagka-boyfriend ka po? Opo. Saan mo nakilala? Dito lang din po sa Messenger. Ah, sa Messenger. Opo. Pero yung... Paano po nakilala sa Messenger? Paano na po na sa Messenger mo? Hindi, kasi taga doon din po sa lugar namin. So, pero kilala mo siya noon pa man o hindi? Kilala ko lang sa pangalan, eh, pero hindi ko siya... Never mo na-meet? Nakikita ko madalang, pero isang beses lang kami nagkita noon. Nagkita pa na nagkatalubong lang o talaga nag-usap para magkita? Nagkatagpo lang sa isang barangay hall. Mm. 2014 yun kasi naalala niya. Ako hindi ko na maalala. Ah, so kumbaga siya nakatingin na sa'yo noon pa man? Opo, yun na yung sabi niya sa akin. Achuchu! At tapos po? Tapos, pero nagme-message na siya last year pero hindi ko lang masyadong nire-reply kasi nga mas bata siya sa akin. Ilan, gaano po ka bata, mas bata? 31 siya ngayon eh. So mga 12 years? Opo. Okay. Hanggang minsan, parang hindi ko na maalala kung anong buwan yun, pero mga October or November na siguro yun, tumawag yung kaibigan niya, nakaibigan ko rin. Mm-hmm. Pero hindi ko alam na kaibigan niya pala yun. Nung time na yun, nagiinom sila. Okay. Tapos sabi nung kaibigan ko, may ipapakilala daw. Tapos nagulat na lang ako siya. Tapos yun, doon na nag-start na kwentuhan. Okay. Hanggang sa nagsunod-sunod na yung gamit niya na Facebook niya, doon na nag-start na yun. Okay, okay. Hanggang sa naging kami ng December. Naging kayo. Mga gano'n ka talaga nag-usap bago maging kayo? Matagal din po kasi siguro everyday, araw-araw yun, consistent. Abutin kami ng 11 ng gabi. Ano yun, nasa Pilipinas ka noon? Dito po, nandito po ako. Nandiyan ka na, buti hindi ka nasisita ng amo mo. Mag-isa lang kasi po ako sa bahay pag umaga. Ah, okay, okay. Yun po. So, naging kayo lang online? Opo. Okay. Tapos, December ng katapusan, nagbakasyon ako. Mm. Nagkasundo na magkita. Nakpo, December katapusan. Opo. Pa New Year yan, di ba? Opo. Tara, magkita tayo, puputok tayo. Ng Lucis, ganun. Hindi ko alam, puputok ba Lucis, hindi ba? Sa akin nagkita. Ang pangit. Sa akin nagkita. Kasi isang barangay lang din po kami. Mm. Tapos, pinasakay niya, sumakay ako sa bus, tapos sa isang lugar, bumaba, naghihintay na siya doon na may sasakyan niya. Ah, may kotse siya? Opo. Mm-mm. Tinted din? Hindi po. Oo. Tapos? Ang siya yun, naulit yung pagkikita, pero nung last nakita namin, nabasa ng... Siguro kinutuban na yung kalibin niya. Kasi so hindi siya single? Hindi po. Alam mo yun mula umpisa? Opo. Ba't ka pamayag? Gusto ko lang malaman, ano-anong naiisip na isang taong papayag maging pangalawa? Ano yung thought process nun? Hindi ko po alam eh. Sino pwede makaalam? Nanay mo? Anong number nanay mo? Kung sabi sa akin, hindi mo alam ha? Alam mo yan. Ba't ka pumayag? Siguro na napamahal na ako sa kanya, ganun. Nahulog. Ibig mo sabihin, from get-go,
from day one, alam mo na magiging kabit ka, pero nakipagkita ka pa din. Opo. Hmm. So nahuli nung kalibin niya? Oo, nabasa yung huling chat namin, yung huling kita namin na pauwi na ako ng Singapore. Mm-hmm. Doon, nagkagulo na sila. Pasyempre, sino ba makakahuling doon magkakagulo? Ano, piniim ka na mabae? Opo. Ang sabi sa'yo? Yun, namakati daw ako. Hindi ko naman po nireplyan yun, ninayaan ko na lang po. Okay, sagot mo doon, totoo naman sinabi niya. Anong pwedeng sagot doon? Eh, totoo naman. Tapos? Hanggang sa yung pati mga kapatid nung lalaki, mini-message ako, ang dami sinasabi. So, timing na lang ako, hindi ako nagre-reply. Wala naman pwedeng reply eh. Humingi ako ng pasensya sa kanila. Sabi ko, pasensya. Ayun, humingi ako ng sorry. Iiwasan ko na lang yung kapatid niyo, sabi ko. Hmm. Pero yung lalaki kasi parang kahit wala na yung cellphone niya kasi kinuha ng asawa niya, gumagawa ng paraan para makontak pa rin ako. Sa madaling sabi, nag-uusap pa rin hanggang ngayon? Opo. Nakikipag-usap ka pa rin? Oo, kasi sa totoo lang gusto ko nang tapusin. Pero nag-reply ka? Hindi. Kasi nag-uusap kayo, di ba? Usap lang, pero hindi ko siya, yung nag-aantay lang ako ng kanina siya tumatawag eh. Pero sinasagot mo pa rin, kinakausap mo pa rin siya? Mm-mm. Akala ko ba gusto mo tapusin? Iniskandalo ko na't lahat, nahuli ka na. Hindi ka pa tumitigil? Yun na nga po. Ano po yung magandang... Tanga, di tumigil. Ano magandang gawin? Alam mo akong dapat gawin. Mula umpisa, alam mong kabit ka. O, ayan, nahuli ka na. Hindi ba dapat titigil ka na? Tinatanong ko ang dapat gawin. Hindi mo ba alam kung ang dapat mong gawin? Tumigil, huwag ka mag-reply kahit sino pang taong gamitin niya para tumawag sa'yo. Hello? Opo, Papa Jackson. Ba't mo patuloy na pinapahamak sarili mo? Kaya nga po eh. Anong kaya nga po? Alam mo, huwag tayong maglokohan. Hindi mo kailangan ng payo ko. Alam mo kung dapat mong gawin. O pwede bang hindi mo alam kung anong dapat mong gawin? Alam mo kung anong dapat mong gawin. Huwag mong replyan. Yung kaplastikan mo, gusto ko na po tapusin. Pero mag-reply ka, paano gusto mo tapusin? Nakarinig ka na ng masakit na salita mula doon sa asawa, sa mga kapatid. Hindi ka pa tumitigil? Kasi lagi niyang ini-insist na maghihintayin daw niya ako. Tapos, ewan ko, sabi niya... Hihintayin ka? Paano pa? Wait lang. Hihintayin ka saan? Paano ka hihintayin? Sa wedding shed? Paano? Ano, pag umuwi ulit daw ako, ganun na mag-antay daw siya. Tapos kabit ka pa rin? Malabang po, ganun ulit po. Roland, check mo magkano plane ticket Singapore ngayon. Sasampaling ko lang to ng personal. Pupunta ako dyan. Total, kakagaling ko lang dyan. Nag-enjoy ako dyan eh. Ibig mo, teka lang, sinabi niya, aantayin kanya. Ano sabi mo sa kanya? Sige. Hindi ako sumagot. Pero that means yes. Kasi nakikipag-usap ka pa rin eh. Hindi ba dapat ang pinaka-normal na pwede mangyari, hindi ka na nakikipag-usap para tapos na talaga? Ha? Sagot! Hindi ko matiis. Ba't mo ko tinamagan? Wala, hingi lang kung ano yung magandang sasabihin. Hindi mo kailangan may sabihin. Kailangan mo lang tumigil makipag-usap. Wala lang kailangan sabihin. Kahit sino pang, kahit gamitin pa niya yung mayor sa bayan ninyo, partawagan ka, hindi mo kailangan sagutin.
Ate, nagkamali ka. Okay, nandun na tayo. Tapos na yan. Okay? Opo. Alright, nagkamali ka na. Pumayag ka maging kabit. Nilunok mo na yung part na yan. Okay na yon. O, dumating sa point na huli kayo. Ayun, parang bang ang dating ngayon, parang bang binubola ka niya para magtuloy ka maging kabit. At ang pinakamalupit na part, parang pinag-iisipan mo pang parang gusto mo rin. Ha? Opo, parang ganun. Parang gusto mo rin. Anong, wait lang, gusto ko maintindihan to. Anong part ang hindi mo maiwan sa kanya? Sex? Hindi po. Eh ano? Yung effort niya. Effort? Oo. Saan yung, sa may F-line? Charot. Anong effort? Hindi, kasi, yung madalas siyang tumawag, nangamusta. Effort sa inyo yun? Tapos, pag, nung nagmakasya. Lakasan mo, hindi ka marinig ng mga tangang kagaya mo. Marami rin kanyang sa'yo ngayon, wapayad. Nung nagmakasyon kasi ako. Oo. Oh. Nagpapadala siya ng mga, Lakasan mo, please, lakasan mo, magsalita. Nagpapadala siya ng mga ulam sa akin, sa bahay. Ano ba ang pwedeng gawin ng lalaking gagawin kakabit? Di ba mag-effort? Pag nagkajowa ka atin na hindi kakabit, gagawin pa rin naman sa'yo yan eh. Pero hindi kakabit. Tama ba? Pag nagkajowa ka ng legit, gagawin pa rin sa'yo yan. Hindi mo kailangan maging kabit. Ibig mo sabihin sa akin ate, ang halaga mo bilang babae ay ulam lang? Hindi po. O bakit mo pa? Ba't yun ang iniisip mo? Normal namang i-effort ka ng tao pag relasyon mo eh. Nagmamahal ka eh. Ibig mo sabihin sa akin, magpinadala ka ni Roland bukas ng isang takal na giniling, okay na kayo, mag-sex na kayo? Kasi effort sa'yo yun, kahit magiging kabit ka. Ato ate, wala akong intention na bibihin ka ngayong gabi ha. Kailangan mong masaktan sa mga sasabihin ko. Kasi feeling ko, alam mo, you know exactly what you need to do, ayaw mo lang gawin. Ayaw mo ko tinamagan, di ba? Para ma-real talk, di ba? Opo. Ayan. Alam mo yung Geylang District? Ha? Hindi po. Hindi mo alam yung Geylang. O sige. Sa ano na lang? Sa Bayfront. Alam mo yung Bayfront? Opo. Ah, sige. Sa ano na lang? Sa Kampong Baru. Alam mo yung area na yun? Hindi po. Hindi mo alam yung Kampong Baru? Hindi po. Sa Vivo City? Opo. Ah, sige. Doon tayo. Malaki yung parking lot sa harap nun, di ba? Opo. Sige. Mag-organize ako ng parada ng mga tanga sa mama ka. Doon yung meeting point. Sa entrance ng Vivo City. Nakapunta na ako dyan eh. Punta kami ng Kulong-Kulong. May karabing mall na isa pa yun, di ba? Opo. Maliit. Ba't ka pumapayag? Why would you accept the arrangement of you just being the second best? Alam niyo, Mama Pangga, number two is the first loser. Ha, sa mga pumapayag, maging pangalawa, number two is always the first loser. Hindi mo kailangan ng payo. You know exactly what you need to do. Po naman, nahuli na kayo, napagsalitan ka na ng masakit. Malamang nung napagsalitan ka na masakit ng asawa niya, umiiyak ka dyan kasi feeling mo kawawa ka, di ba? Opo. Oh. Dapat tumigil ka na. Di ba dapat tumigil ka na nun? Di ba dapat hinintuan mo na? Sana nga po. Oh. Tumawag. Kahit paano gawin niya, kahit pa tumawag gamit ang kanikanino number, bakit mo kailangan i-entertain? Nakalayo ka na nga't lahat eh. Andiyan ka na sa Singapore, pagkakataon mo na mag-umpisa ng panibago na hindi nababother ng taong yan eh. Tama mali? Tama po. Ba't mo hahayaan na lalo ka lumubog dyan sa sitwasyon na yan? Ha? Ewan ko, mahal ko po eh. Sa pagmahal mo, okay ka maging kabit? Hindi rin po.
Kaya nga bala ko bukas, hindi ko nakakakusapin. Ba't bukas pa? Pwede naman ngayon na. Hindi na bukas pa. Tawag. Kaya nga, ba't bukas pa? Huwag na mga, kahit kailan, ate tama na yan. Tama na, alam mo, ako mga pangga at some point, to some degree, no, to some unhealthy degree, naiintindihan ko na minsan, pag nagmamahal tayo, nagiging tanga tayo. Nagiging bobo tayo. Naiintindihan ko yan, normal yan eh. I'm not saying tama, pero normal yan, magpapakabobo ka sa isang tao. Pero pag dumating yung point, ate, na yung pagpapakatanga mo, ang kapalit ay puro iyak na. Diba? Tapos napapahiya ka na, yung dignidad mo, wasak na, mag-isip-isip ka rin. Kaya, kung mukhang iyakan, hindi ako naaawa sa'yo. Naku, talaga! Pagkatabi ko silang pigak kita ngayon. Hindi ako naaawa. Iyak-iyak. Gigil mo ako. Huwag kang umiyak. Hindi ka biktima dito. Buti sana ako nilihim sa'yo. Buti sana ako nilihim sa'yo. May ibig mo sabihin sa akin. Umpisa pa lang alam mo na. Gala ko kasi joke-joke lang eh. Joke-joke? Nagpahubad ka ng panty. Joke-joke ka dyan. Nakapunta ka na ng Clarky? Hindi pa po. Hindi pa? Doon tayo sa may G-Max, magkita kita sa malapit sa Hooters. Mag-uwag sa parada. Ikaw naman, Jen. Po, Papa Jackson. Ako, I feel bad na ganito kita kausapin. 43 ka na. Opo. Kasi pinagkatandaan mo. Di naman 43 kasi sermonan kita. Kasi nag-uusap tayo ngayon, para bang, ang dating kung hindi kita pagagalitan, parang ilalaban mo pa na, para ka baka pwede pa po ito. Parang ilalaban mo, hindi ka ba naawa sa sarili mo, pinapagalitan kita ngayon? Sa isang bagay na alam mong dapat di mo na ginawa. Kaya nga po eh. Nandiyan ka sa Singapore, samantalay mo yung pagkakataon malayo ka para makapag-move on. Opo. Alam mo, on the other hand, Jen, no? You deserve a better love story. Alam mo ang kwentong pag-ibig natin, tayo sumusulat niyan eh. No, yung ating love stories, mga pangga, tayo sasulat niyan. Alright? Opo. Tayo gagawa ng kwento natin. Tayo ang magtitinta na kung paano tatakbo ang direksyon ng kwento ng buhay natin. Gets mo? Opo. Total, ikaw naman sumusulat ng kwento mo. Huwag mo hayaan na sa kwento mo, ikaw yung tanga sa kwento mo. Ikaw susulat ng kwento mo, ikaw patanga sa kwento mo. Ayun, nakanyang ka sa Singapore ngayon. Medyo malayo ka. New environment, tama? Opo. New environment, new language. Diba? Anong araw day off mo? Linggo po. Tambay ka sa may Clarky, maganda ron. Sa ilang area. Saan ba ako tumambay dyan? Saan ka tumatambay dyan? Dito lang po sa park namin. Ah, oh, dami kasing park dyan, di ba? Opo. Ano nga yung, sa Lucky? Lucky Plaza? Ayaw po dun. So, Orchard Road? Ayaw po. Pagpasok mo, Western Union kagad, di ba? Makapili mga pinoy din mapadala eh. Please, ano ate, do better for yourself. Bigyan, opo. Do better for yourself. Huwag mong hayaan na lulugiin mo ang sarili mo because you're trying to please a man who will only make you number two. Di ba? Opo. Tayo, pinadala ka ng ulam. Naintindihan ka, okay, sige na, in love ka na. Gets ko na yun. Pero, ano ka ba naman? I'm sure naisip mo yan, no? Nung umpisa kang maging kabit, pag nahuli kami, titigil na ako, tama?
Mm-mm. Pwede natin sabihin, magbulahan tayo dito, pagkakamali yun. Pero nung nahuli ka, gusto mo pang ituloy, kalandian na yun, te. Diba? Oo nga, kaya nga po eh. Kaya mo yan. Hindi ka mamatay na wala sa buhay may lalaki yan. Oo. Punta ka sa Maxwell Hawker, alam mo yan? Hawker lang yung alam ko dito sa amin. Meron dyan, Maxwell ang ano. Search mo bukas sa ano, go. Mag-gojek ka. Kaya mo yan, tigilan mo na yan. Oh, sige po. Alam mo ngayon, ganyan pa lang yan. Pag nahuli ko, by scandal, huwag ka ipapost ka niyan. Gusto mo ba yan? Yun na nga po yung hiningi ko sa kanya eh. Na wag kasi balak nung kapatid niya na post ka. Gambalain yung mga anak ko. Oh, yan. Dalaga at binata na yun. Eh, ba't di ka pa tumitigil? May ganun na pala. Ha? Kanina, nag-usap na kami kanina. Sabi ko, tigilan na kasi ayoko madami yung mga anak ko. Sabi ko sa kanya. Yun nga. Huwag ka na makipag-usap. Huwag mo na ituloy. Kasi hanggang naandiyan ka, lalalim naman yan. Lalalim na naman yung ano, yung sama, yung ano nyo, landian ninyo. Kaya yun, okay naman na at pinagsabihan niya yung kapatid niya na wag gawlo, tumigil na sila kasi wala na, tapos na, sabi niya. Hindi naman tapos eh. Pumunta ka bukas ng grocery, bumili kang baking soda, nakakatanggal lang kata yun. Jen, tumigil ka na, parang awa mo na, ha? Oo po. Promise? Promise po. Okay, para sa'yo to, ha? Pasensya ka na, pinagalitan kita. Okay lang po yun. Deserve. Okay, I feel bad, pinagalitan kita. Pero kailangan magising ka. Ha? Opo. Okay, limutan yung baking soda bukas, ha? Nakatanggal lang kati. Salamat sa pagtawag. Thank you po, Papa Jackson. Bye na, ha? Opo. Oh, pag babalik ako dyan, magkita tayo, ha? Sige po. Para mapitik kita sa tenga. Bye-bye. Mag-ingat ka palagi. Thank you po, Papa Jackson. Regards sa mga Pinoy dyan, ha? Okay po. Sige, bye-bye na? Bye-bye na po. Bye-bye na ba? Thank you. Bye-bye na, no? Opo. Bye-bye na nga? Bye-bye na. Ang gulo. Bye-bye. Bye po. Babay na? Oo. Oh, sige. Sige na, babay na, no? Opo, babay na po. Babay na po. Babay. Babay. Babay na. Babay na, babay na. Pinabahan na natin mga pangga. Ang sabi rito,